Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga ang sinabi ng coach nitong ang BTR na kung saan ayon nga sa coach ng BTR kapatid ay di umano balak niya nga kumuha ng Pinoy na core na kagaya di umano ni Kyrie na kung saan makakatulong talaga ito sa kuponan ng BTR na kung saan kung ating ang matatandaan sobrang solid nga nang ipinakita ni Kyrie matapos nga siyang mapunta dito nga sa Onyx Indonesia na kung titingnan sobrang ganda nga nang ipinakita ng Onyx Indo matapos nga syempre mapunta doon ang ating pambato dahil finally nga kapatid ay nabit na nga ng Onyx Indonesia itong RRQ Hoshi na matagal-tagal na rin karibalry nga itong RRQ pero nang mapunta na nga doon itong si Kyrie dito na nga nagtuloy-tuloy ang kampyonato nitong Onyx Indonesia sa pagkakataon na ito. Isang patunay din yan kapatid na malalakas talaga ang ating mga pambato. Kaya naman naisipan ng BTR coach na kukuha nga sila ng Malakairi na galawan at narito nga ang panayam ni Lamerco at ito nga ni Wolf dito nga sa coach ng BTR. Yo coach, Coach Aldo. What's up? I got a comment from my, I got someone asking, ask Coach Aldo if he wants to go back to Onyx next season. He wants to defeat. Yeah. He wants to defeat Onyx, so not anytime soon. Alright, Chad. Ask Coach Aldo if he ever wants to import each player. Oh, if ever you import PH player, what would you be looking for? What do you want to do? Someone like Kyrie. Correct answer. Yeah, I mean, if you have another, if there's another Kyrie. Me, right? Yeah. You're right. Yeah, you're right. The guy who imported Kyrie was Aldo, yeah. Technically. Coach Aldo, we consider Ira. Hey, now that I think about it, Aldo discovered a lot of like prodigies. Like even Sanz was also scouted, right? So you have Sanz, you have you can attribute carry to it, and of course Nael. So who else did you discover? Ken was before. He is shifting Ken to the right direction. Na kung saan kapatid, sino nga ba ang posibleng kunin ng BTR na Malakairi dito nga sa Pinas? Para sa akin kapatid, ang pinaka nalalapit nga sa laruan ni Kyrie ay walang iba kundi eto nga si Irad. Na kung saan kapatid, si Irad lamang ang posibleng makuha nga nitong BTR dahil ang ibang mga kalalapit nga na laruan ni Kyrie na kagaya nga nila Carl T si kapatid ay sobrang labo nga niyan na makuha ng BTR dahil na rin syempre committed nga ang VY sa paglalaro dito sa Pinas. Kahit sa mga nakalipas na season nga kapatid ay marami ng offer dito sa VYs lalong lalo na nga dito sa Indonesia at naglalakihan nga ang sweldo ng mga ito para doon na nga sila maglaro sa Indonesia pero hindi nga ito pinapatos ng BYs. Kaya kung mamarapatin nga ng BTR kapatid, ang pinaka makukuha nga nila ay itong si Irad. Yan ay kung pakakawalan nga siya ng RSGPH gayong nandito na nga itong sila Demon Kite at maganda nga ang ipinakita ni Demon Kite sa kanyang pagbabalik dito nga sa ESL na kung saan playoff secured na nga ang RSGPH dito nga sa ESL at aasahan nga natin kapatid na mangbabalagbag nga ang ating kuponan na ito sa ESL playoffs. Bukod nga syempre sa RSGPH, suportahan din natin ang Echo PH at pati na rin ito ngang AP Bren na sasabak rin dito nga sa playoffs ng ESL. At sa nakikita ko kapatid, sobrang laki nga ng tsansa ng mga Pinoy na magkampyon lalong lalo na hindi nga knockout stage ang mangyayari dito sa ESL. Yun ay dahil may lower bracket nga ang mga Pinoy na kung saan dito nga tayo malakas kapatid dahil sa mga nakalipas na international tournament ay nagkakampyon
talaga ang mga Pinoy na nanggaling nga sa lower bracket. Kumbaga natatalo talaga tayo pagdating sa upper bracket, pero pagsapit ng lower bracket ay dito nga tayo bumabawi at kalaunay nagkakampiyon pa nga tayo dito nga sa mga international tournament. At nung matanggal na nga itong lower bracket kapatid, dito na nga tayo natalo at hindi na nga nakabawi dito sa kuponan ng Onyx Esports sa MSC 2023. Kaya naman, ang nagkampiyon nga rito kapatid ay walang iba kundi ito nga ang Onyx Esports. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay nagiging usap-usapan nga sa ML community ang mga food poisoning nga na nangyari sa mga players nito ngang Todak, na kung saan sa unang pagkakataon nga kapatid ay nakakita tayo ng kuponan na nag-withdraw nga dito sa international tournament dahil lumaro naman itong Todak kontra nga sa Onyx Esports. At makikita nga kapatid na balagbag nga ang inabot nila sa Onyx Esports. Yun naman pala ay may iniinda nga ang mga players ng Todak dahil di umano ang mga ito nga kapatid ay nakakaranas nga ng food poison na kung saan hindi nga sila makapag-focus dahil na rin syempre sumasakit nga ang kanilang sikmura. Kaya naman pagsapit nga ng game to kapatid, minarapat na lamang ng Todak na magpahinga at hindi na nga ipagpatuloy ang kanilang laban sa Onyx Esports. At narito nga ang pangyayaring iyon. This is kind of like the second layer of the test, right? It's a very very important series against a team such as the Red Giants. It's a team that I think a lot of people are looking at for next Flash and be like, if they win, they have a chance to make top 6. But here they are in a predicament that they gotta overcome, Club. Yeah, so Mitch will be playing, but maybe some people might be like, oh no, Mitch is playing and all that, but hey, don't worry about it. He's the coach for a reason, right? So for him to be in the coaching ladder, he definitely has something to show. And who knows, he might be the MVP in this round. But of course, it's a tall order for him. He's going to take on one of the most important roles. That's going to be the jungle role in the absence of Shima. People on the panel, on the desk, it's me, Eterno, alongside with Mirko and as well as Folios. And so, this is kind of new. Mm-hmm. This is something that it's quite unfortunate. But Todak have withdrawn from the match against Onyx because they're feeling too unwell to play. Very understandable. We've heard that they were feeling well for quite a bit throughout this entirety, so we wish them the best of luck. We wish them to get well soon as well, and we're super excited to see their next performance on the stage. Yeah, we gotta give props to their determination though. Even though they were feeling unwell, they still tried to make it to the stage. Unfortunately, now it's like it's getting a bit too much for them, so it's completely fine. I think we can all understand. We've seen, you know, Todak from tournament before. Exactly. So again, it's just the determination, we've already seen it. Get well soon to Todak, and man, good luck next. Because health is number one, right? Number one. That's the number one priority, Eterna. Even for Oscar. Kung saan kapatid, syempre, ayon nga sa mga Pinoy fans ay di umano, may bagong meta nga itong Indonesia na kung saan food poison meta daw ang tawag dito dahil na rin nakaranas nga ang mga nakakalaban ng Indo ng pananakit ng sikmura sa kanilang mga laban. Kumbaga, parang sinasabi nga ng ilang Pinoy fans kapatid na ito na raw di umano ang bagong strat nitong ang Indonesia para daw matalo ang kanilang kalaban. Bukod nga sa Todak players kapatid ay nakaranas din ng masamang pakiramdam itong ang si Shima nitong ang Burnex Flash na kung saan nang dahil nga rito ay napilitan itong ang si Coach Mitch na palitan nga muna itong si Shima sa pagkakataon na ito dahil ayon nga sa isang balita kapatid ay di umano na food poison din ang manlarong ito. Yan daw di umano ay matapos nga ang interview nila Shima at dito nga kay Donut dahil sa interview nga nila kapatid ay parang sinasabi nga nila na mahina nga itong Indonesia at mas malakas daw di umano ang mga Pinoy sa paglalaro nga ng Mobile Legends. At eto nga yon, at matapos nga ang interview na yan, dito na nga ay hindi na natin nakita itong si Shima na naglaro dito sa Burnex Flash at napapost na lang ito na mayroon nga siyang sakit. Kaya naman nang dahil nga rito,
Siyempre ang sigaw nga ng ilang Pinoy fans ay may bagong meta na naman ang Indonesia. Bukod nga rito sa Todak at dito nga kay Chima ay nakaranas din ng food poison noon etong ang si Gosuhun dito rin sa Indonesia. Kumbaga kung titingnan nga kapatid, para sa akin ay hindi nga ito sinadya dahil alam naman natin na ang mga pagkain nga dito sa Indonesia ay may matatapang nga na mga timpla at kadalasan nga ay maanghang nga ang mga ito. Kaya naman kapag kakain na nga sila ng mga putahe nga dito sa Indonesia ay hindi nga yan kinakaya ng kanilang sikmura dahil syempre iba nga ang kanilang nakasanayan na pagkain. Kaya hindi nga yan sinadya para nga matalo lamang itong ang kalaban ng Indonesia. Kahit wala yan ay kayang-kayang talunin ng mga Indo ang kanilang mga kalaban dahil na rin syempre bukod nga sa Pinas, malakas din talaga ang kupunan ng mga Indonesia. Sadyang matapang lamang talaga ang mga pagkain doon sa Indo. At kung atin ding matatandaan, si Moba Zain nga kapatid ng mapunta dito sa Pinas ay na food poison din ito. Sa madaling salita, nanibago nga itong si Moba Zain syempre sa pagkain ng mga Pinoy. Kumbaga, natural lamang yung mga nangyayaring ganyang bagay dahil hindi nga nila nakasanayan ang mga pagkain na bago lamang sa kanilang sikmura. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.